What's up nga sa inyo mga sir? For today's video vlog nga po ay maglilinis tayo ng Kadena dito sa mga manual transmission at gagamit nga tayo ng Koby cleaning chain at yung chain lube. Pero kung bago ka pa lang sa akin channel at ngayon ka pa lang napadpad, huwag mo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button at yung notification bell para sa tuwing nag-upload ako ay lagi kang ma-notify at lagi kang updated. At simulan na natin. At ito nga yung mga binili natin mga sir, no? Set na po yung binili natin. Ito po yung Koby chain cleaning agents. Ito po yung malaki. Bali, 255 pesos po itong dalawang ito. So, ito po yung size specification niya. At kaya nga po itong tanggalin yung mga natuyong putik dito, yung mga grasa, tapos yung mga natuyong langis dyan. Tapos, ito naman po yung sa chain lube. So, ito po yung gagamitin natin kapag katapos po nating linisan yung sa Kadena natin. So, mas importante pong nagme-maintenance tayo dito sa Kadena natin kasi para mas maganda po yung pag-ship. So, dito nakalimutan lang nung seller na ilagay yung toothbrush. Tapos, ito po yung gagamitin natin na pamunas. At ang gagawin nga natin mga sir, buksan muna natin yung malaking Koby dito. Ito yung chain cleaning agents. So, ilagay lang natin yung malaking straw dito, yung maliit, yung kulay pula po yan. Tapos ipusit-sit na po natin yan. Kailangan po may padak po kayo dito, no, para madali nyo pong malilinisan, para madali nyo pong maikot yung gulong dito. Ayan, no. So kung makikita nyo po rito, tumitilapon po lahat ng mga dumi. Ayan, ibababad po natin yan mamaya ng mga 5 to 10 minutes. So bubugayin muna natin yung mga dumi dito para magsilaglagan po sila. So kapag ka hindi po kasi natin nagagamit yung motor natin, lalo na sa mga manual transmission, sa mga dekadena, nangangalawang po yan. Tapos lalo na kapag lagi po tayong nagpapa-car wash or nauulanan, kasi yung sa ulan po may acid po yung tubig na yun, madali pong mga lawang yan mga sir, no? Tapos kailangan po lagi nating na-maintenance yung sa Kadena rin natin. Kasi kapag nangangalawang po yan, natutuyo po yung Kadena natin, madali pong lumuwag po yan. At pwede pa po kayong maputulan ng Kadena dito mga sir, no? So dito na punasan na natin at na kiss-kiss na natin siya gamit yung toothbrush. Bali tatlong take yung gagawin natin dito mga sir, no? So una pupusit-sitan natin, tapos itututbrush natin siya, tapos pupunasan natin para lumambot po yung mga nangingitim na dumikit dito sa Kadena natin. So ganito po maglinis ng Kadena natin mga sir, no? Ayan, kailangan po matyagarin po kayong naglilinis. So ito po yung mga importanteng tinatanggal sa Kadena natin, kasi yan po yung magkokos ng kalawang dito sa Kadena natin. So higpit po yan at titigas yung sa Kadena natin dito. At saka paalala ko lang mga sir, no, huwag po kayo basta-basta naglalagay ng mga kung ano-ano sa mga motor po ninyo. Lalong-lalo na po sa mga ganitong klase ng parts ng mga motor natin dito sa Kadena. Medyo maselan po kasi yung mga ganyan, no. Huwag po tayong nagpapahid ng gas o kahit anuman po, no. Bumili po tayo ng tamang tools o yung panglinis dito para sa mga gamit natin dito sa motor. Ayan, lalong-lalo na sa mga big bikes, tapos yung sa mga pampasada natin, para kapag kuan, tumagal din po yung lifespan ng mga gamit natin dito sa motor. Tsaka dito sa Kadena mga sir, hindi naman po abot ng 500 pesos yung magagastos natin. Nasa 255 pesos lang po ito, no. Kapag tinitipid po kasi natin yung pag-aalaga natin sa motor natin or yung maintenance, mas malaki pa po yung magagastos natin dito. At kapag bumabiyahe po tayo, lalong-lalo na kapag malayuan, tapos may mga parte ng paahon na daan dito, pwede po tayong maputulan ng Kadena. At kapag nasiraan tayo mga sir, mas malaki pa po yung magagastos natin dito sa pagpapagawa natin. Pwede nating palitang buo yung Kadena, tapos magbabayad pa tayo sa labor. Ayan, wag po nating tinitipid, no. Imbis na 3 digit lang yung magagastos natin sa motor natin, abutin pa tayo ng 4 digits na magagastos natin dito sa pagpapagawa at pagpapaayos ng motor natin. So dito mga sir, nakikita ninyo,
tumutulo yung likidong in-spray natin dyan. So yun po yung mga dumi na kumapit dito. Mas maganda po i-priority nyong 2 times a week po ninyong nililinisan itong kadena natin. Tapos pati na rin po sa sprocket natin, yung sa loob po nun, no? Tsaka mapapansin po ninyo kapag malinis po yung sa kadena natin, pati yung sa sprocket, kapag nagdadagdag tsaka nagbabawas po tayo, hindi po lumalagitik yan. Talagang smooth na smooth po yung pag-ship natin dito, mga sir, no? Lalong-lalo na kapag mabilis po tayong nagpapatakbo. Tapos nagdagdag o nagbawas tayo rito sa motor natin, mas maganda po yung play po niya. At tapos na nga nating linisan yung kadena natin at yung sprocket natin, mga sir, no? Gamit itong chain cleaning agents. So yung susunod po nating gagawin ay yung pangalawa, yung binili natin na isa, no? At yung susunod na nga po nating ilalagay rito, yung sa chain lube. Ang purpose naman nito, mga sir, ito yung parang pinakagrasa niya. Ito po yung ilalagay nating lubricant, from the word itself, chain lube. So ayan po, buksan na natin, tapos i-sprayan na natin dito, diretso dito sa may kadena. Tapos ganun lang din ulit sa prosesong ginawa natin kanina, ipaikot lang din natin yan hanggang sa dumulo na nga yan, no? Kapag okay na, mamaya susubukan po nating gamitin yan na ipapaandar natin, tapos magsishift. Pagkatapos nga yan, mga sir, punasan na natin yung bawat gilid dito para matanggal na rin yung mga duming nakakapit. Paalala ko lang, mga sir, no, hindi ko po pinopromote itong Koby. Basta gumamit lang po tayo ng tamang panglinis dito sa mga motor natin, yung mga tamang pang-maintenance. Huwag po kayo basta-bastang naglalagay ng mga kung ano-ano dito. Pero Koby, baka naman, no, baka sana mapadalan tayo ng mga panglinis ng motor at ma-quick review natin kung ano yung mga pwede nating sabihin sa mga produkto nila, mga sir, no. Ayan, so ito na po yung final result. So malaking malaki po yung pinagbago nito sa before and after. So ayan na, okay na po yung kadena natin at yung sprocket natin. At ito nga po yung ginamit natin, mga sir, no, yung chain cleaning agents, tapos yung chain lube na gawa ng Koby. At kung gagamit po kayo ng ganitong produkto nila, mga sir, okay naman po yung produkto nila. Makikita nyo naman po talagang nakakatanggal siya ng mga kalawang dito at maganda po siya gamitin panglinis ng kadena at sprocket natin, mga sir. Yung kadenang nilinisan nga po natin, itong motor na to ay Kawasaki Ninja ZX25R. At pwede nyo pong gamitin ito, mga sir, no, basta dekadena at manual transmission po yung motor ninyo, mga sir. At dito nga po susubukan nating pagganahin yung motor natin dito. Tapos susubukan nga po nating magdagdag at magbawas nga po rito kung malagitik pa. At kung maganda na nga po yung pagkaka-ship natin dito sa cambio. So ayan, magdadagdag tayo tapos magbabawas tayo. So ayan, maganda naman po yung play ng shifter dito, mga sir, no, yung sa cambio. At dito na nga po magtatapos yung video vlog natin kung paano nga po maglinis ng kadena natin dito sa mga manual transmission at sa paggamit natin ng Koby cleaning chain at chain tube. At huwag nyo nga po palang kakalimutan na i-click yung subscribe button at yung notification bell para sa tuwing nag-upload po ako ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching!